since marami nagre-request sa akin paano maglagay ng manibela, ipapakita namin ngayon yung professional way na maikabit yung ganitong klaseng boss kit. Itong boss kit na to, si Elevo short hub o slim hub kung tawagin, ikakabit namin ngayon sa Mitsubishi Strada. So itong short hub na to, may vehicle codes tong ganito. So kailangan compatible siya doon sa ilalagay nyo. So sa, sa ilalagay nyo sa sasakyan. So ito pang Mitsubishi Strada. So nakikita nyo, hindi siya yung katulad na conventional na boss kit. Ito yung design na kinakabit sa hindi tinatanggal ang clutch spring. So ito po yung clutch spring. Okay? So itong boss kit na to designed para sa hindi tanggalin tong part na to. Okay? So hindi ko na pinakita sa inyo kung paano tanggalin yung stock na manibela kasi iba-iba ang klase ng manibela ng kada sasakyan. So iba-iba ang pag-dismantle niyan. So currently itong lalagyan natin is Mitsubishi Strada. So panoorin niyo lang po. So unang-una, gusto ko ipakita tong part na to. Ito yung clutch spring, okay? So itong clutch spring na to, ang purpose nito is para magkaroon ng automatic signal na bumabalik yung signal arm nito. So sample mo, Noy. Sige. So halimbawa, nag-signal kayo, tapos inikot yung manibela, automatic siyang bumabalik. So yun ang tulong ng clutch spring. Okay, ito. So ngayon, itong clutch spring na to, dapat to iingatan. Kasi pag ito nasira, which is pwede, pwedeng masira to sa mga kapabayaan ng installer. Pag ito nasira, nasira yung ribbon niya sa loob, mahal to. So, mahirap maghanap nito sa kasa lang o kaya makakahanap kayo ng surplus. So, ito yung mahal na part. So, itong boss kit na ilalagay natin, designed para hindi tinatanggal tong clutch spring, para merong automatic pa rin na signal arm. Okay? So, bumabalik pa siya. So, yan yan. So, itong wire na to, ito yung negative trigger ng busina. Ito namang isa, ito yung sa airbag. So, ito, tinanggal na natin doon sa stock steering wheel, pati ito. So, ito yung negative terminal ng busina. So, pagka diniin mo, tinagay mo tarito, bubusina ka. Okay? So, ito, since nga na, na magpapalit tayo ng manibela, kailangan natin tanggalin to. Gagawa tayo ng panibagong linya. Ito. So, tatanggalin natin yan. So, yan. So, wala ka ng wire o negative wire ng busina. So, ang gagawin natin, ito. So, gumagamit kami nito. Okay? Yung iba, ang ginagawa, yung nakakabit dito, ini-splice. Okay? So, paano pagka in-splice yun? Pwede rin. Kaya lang, ang problema, pag nagbalikan ng stock, mahirapan ulit dahil kailangan ulit itanggalin yung kinonek nyo, in-splice nyo, tapos iduduktong ulit. So, may mga splicing nang nangyari sa wires natin. So, sa Nitropeace Garage, we use this. So, gumagawa kami ng ganito, wire na may socket para ma-shoot natin to ron. Para ito magsisilbing wire o negative trigger ng ating busina. So, ipapasok na natin yung wire na sinasabi ko kanina. Ilalagay lang natin yan dyan. Tapos, yan. Tapos, ipapasok natin doon sa socket mismo na pinagtanggalan natin nung kanina ang wire na galing sa stock. So, itago nyo yung wire na yon, ha? So, pag nagbabalik kayo ng stock ulit, hindi dapat meron nun. So, yan. So, ipasok nyo lang maigi yan doon sa slot nya. At dapat, yun ang magiging
replacement na wire para sa ating aftermarket na steering wheel. So kailangan talaga marunong yung magkakabit, kasi yung iba kaya daw i-DIY pero hindi sanay. So delikado ang pagdi-DIY ng manibela, especially merong mga electrical components yan. So dapat dali natin sa professional na gumagawa at saka yung marunong. So hindi lang basta-basta rin. So dito ayan, pinakita namin na pumasok na yung wire na yan. So nakabit na natin yung wire na sinasabi ko. So i-test natin ngayon kung magbubusina siya. So yan. So parang pinalitan lang natin yung stock na wire. So malaking tulong yan, kasi hindi kakasya yung stock na wire dyan sa boss kit pag nilagay natin. So now talagay na natin yung boss kit. So ano ang marker dyan, boss kit? May marker ang boss kit. So yan, nakikita nyo yung arrow na yan. Dapat yan diretso ang kabit sa taas. Dapat una diretso muna ang gulong bago nyo ikabit yan. At yung arrow pointing upward. So paano na? Sige. So ayan, pinasok muna natin yung dalawang wire na yan. Tapos yan. So isushoot na natin yan. So dapat yung boss kit na katulad ng sinabi ko kanina, yung boss kit na binili nyo dapat para sa auto niya. Bakit? Kasi meron niyang steering spline na tinatawag na kailangan pumasok yung loob na yan sa boss kit. So pag hindi appropriate ang boss kit na nakuha nyo, hindi yan papasok. So lalagyan nyo natin ang bolt. Okay, so iigpitan lang. Pagkatapos ilagay yan, iigpitan natin. So, higpitan na natin yung bolt. Gagamit tayo ng cross wrench. So, pag higpitin yan, ganyan lang. So, kailangan ito maigpit na maigpit, ha? Kasi baka kumalas yung bolt na yan. So, kailangan to maigpit. So, yan. Okay na. So, naigpitan na natin yung bolt. So, nakalagay na yung boss kit natin. So, pagkatapos nun, nilagay na natin to, itong cover niya, kasi naigpitan na natin yung bolt sa gitna. Nilagay na natin itong mga cover na to, tapos ilalagay na natin itong pinaka boss kit cover o hub cover. So ganyan lang yan. So ganyan lang kanipis, bali ang lumalabas yan, yung Elevo. So manipis siya. Pagkakabit niyan, ilalagay ko itong D1 spec quick release. So itong quick release na to, maikakabit mo lang to once na naglagay ka na ng boss kit. So hindi pwedeng ito lang gaglagay mo ron para ito lang ang bibilin mo para magpalit ka ng manibela. So kailangan unang-una hub, tapos yung quick release. So maraming klaseng quick release sa atin. So ang ilalagay ko itong D1 spec na quick release na urig. Okay? So nilagay namin yung wire na yan sa base ng quick release. So isang positive, isang negative. Tapos ilalagay na natin to yan dito sa pinaka boss kit nya. So isa-isay na natin yung mga bolts na kasama nya. So ito dapat may higpit to mga to. So kagandahan sa D1 spec, ang ganda ng mga bolts nya, matitibay. So yan. So kailangan lang medyo may higpit yan para mag-contact ng igi itong quick release tsaka yung hub. So allen wrench lang, ipito lang natin na maigi. Okay, ayos. Ang susunod natin ilalagay is yung quick release, yung other part. So nilagay na namin sa manibela. So ito madali lang naman to. May terminals 'yon, tapos lalagyan niyo lang wire coming from the horn button. Tapos ipapasok niyo lang with the bolts. So may sentro din 'yan.
So, pag nakikita nyo yung terminal na to, dapat ito mga to, contact points, magkocontact sa rito. So, sige, no, ipasok mo na. So, yan. Nakapasok na yung manibela natin. So, ganun lang ang pag-i-install ng manibela. So, yan. Working yung dapat yung horn button. Okay, kasi maraming gumagawang installer nito na hindi nila kayang gawan na maayos. So dito, as much as possible, since sanay na tayo magpalit ng manibela, ginagawa natin na walang shortcut. Kasi mga nakakita kami ng iba na talagang minsan dinadala rito, yung wire piniikot na ganun sa manibela, which is nagtataka kami bakit ganun ang ginawa nila. So dapat walang ibang gagawin. Ganun lang yung procedure na gagawin niya. Okay, nakabit na natin yung manibela natin. So try nating start yung auto. Okay, start. Okay, so once na naput nyo na yung manibela, dapat yan walang lalabas na error. So merong error na lalabas na airbag delete indicator dyan kung wala kayong airbag delete. So itong sasakyan namin na nilagyan ko ng airbag delete to. So we will make another video tungkol sa airbag delete kasi may procedures din siya na dapat gawin at saka may different values yung nilalagay nating airbag delete. So we will create another video for that. Pero sa ngayon, sana na ipaliwanag namin yung proper procedure ng pagpapalit ng steering wheel ng sasakyan. So, still, we ask people to leave it to the experts. Sila yung mas nakakaalam sa pagpapalit ng manibela. So, kung gusto mong i-DIY at meron kang background sa pagkakalikot ng sasakyan, pwede gawin mong guide to. Pero kung wala, gawin mo tong guide para hindi ka maloko ng mga ibang installer kasi may mga installer na iba yung procedure nila, maraming ini-edit, maraming ginagalaw, so which is hindi advisable. So ang gusto namin sana madala nyo sa mga talagang sadyang marunong magpalit nito para maiwasan po natin yung pagkakaproblema sa manibela kasi ito po yung modification sa auto na maselan kasi nga manibela, so buhay ang nakataya natin dito. So maraming salamat po sa mga nanood. Please hit like and subscribe para mas marami pang content ang magawa ng Nitro Fuse Garage. Salamat, kita-kits ulit mga ka-Nitro Fuse.